Ayan mga kasamting, meron naman po tayong panibagong vlog ngayon. Siyempre, nandito naman po tayo ngayon sa ating pagluluto. Bali ngayong araw po ay ituturo ko po sa inyo ang simple at masustansya po nating ulam na gagawin. Ito po ay ang ginataang malunggay na may dahon at bulaklak po ng kalabasa. Murang-mura lang po yan mga kasamting. Siyempre, halos makikita lang po natin ang mga ingredients niyan sa ating palengke o sa likod ng bahay. Okay, simulan na po natin ang ating pagluluto. Okay, ang mga sangka po natin gagamitin. Dahon po ng malunggay. Bulaklak po ng kalabasa. Dahon po ng kalabasa. Daing o tuyo, kung ano pong available sa lugar nyo, pwedeng-pwede po natin yan gamitin. Siyempre, lalagyan din po natin siya ng sibuyas at bawang. At ito po yung ating norginataang mix. At gagamit rin po siyempre tayo ng tubig, cooking oil, at saka po patis sa other pampalasa kung sakali pong natatabangan pa po tayo. Okay, simulan na po natin ng pagluluto. Okay, bali ang una po natin gagawin, itunawin po muna natin sa ating tubig. Ito pong ginataang gulay nor mix. Yan. Buksan lang po muna natin siya. Tapos siyempre po, yan. Lagay po natin siya dyan. Siyempre po mga kasamting, mas maganda rin po yung ating natural na gata. Ang kagandahan lang po ng mga ganito na ano, na mix na, siyempre may lasa na rin po siya. Pero pinaka parang ano, mas advisable din po talaga yung natural po na gata. Limited lang din po yung time ko, wala po ako masyadong nakita. Kaya eto lang po yung gagamitin natin. Ayan, tanawin lang po natin siya dyan. At after po nito, iseset aside po muna natin siya. Ayan. Magsimula na po tayo sa ating, syempre una po lagi nating pagluluto dito ay ang ating gisahan. Simulan na po natin. Okay, syempre, sisimulan po natin yan. Magpapainit po muna syempre tayo ng ating pan, yung cooking pan. At lalagyan po natin siya ng cooking oil. Yan po. At pagka mainit na po syempre ang ating cooking oil, ilalagay na po natin ang ating onion. Gisahan time po ulit muna tayo. Yan, mga ilang segundo lang po, susunod na rin po natin ang ating bawang. Yan, mura lang po talaga itong ating lulutuin ngayong araw. Siyempre, hindi na rin po natin patatagalin. Isusunod na rin po agad natin yung ating gata mix. Yan. Bring to boil lang po yan. Hintayin lang po natin siyang mag-boil. Sobrang bilis lang po talaga gawin itong pagluluto po na itong ginataang malunggay. Yan po. Hintayin lang po natin siyang mag-boil. At syempre po, diba gulay, masustansya naman po talaga. Masyado pong healthy. Pero parang mas maganda po rin po talaga yung natural na gata ng nyog.
Eh, pero kung nagmamadali naman po kayo, meron na rin naman po netong ano, nabibili sa market. Siyempre, ang kaibahan lang din po neto, eh, may ano na po ito, may lasa na. Ayan po, sobrang bilis lang din po niyan. Lutuin. After po niyan mga kasampting, isusunod na rin po natin ang ating daing, tuyo, tinapa, kung ano po yung available sa lugar nyo o yung gusto nyo pong ano, ilagay. Dito na rin po natin siya masyadong lalagyan po ng ano, ng asin o ibang pampalasa kasi po, diba, may lasa na rin po itong daing, maalat-alat na po siya. Ngayon kung natatabangan din naman po kayo, eh, pwede naman po natin siyang dagdagan. Depende po sa panlasa nyo. Siyempre po sa pag-ano po na ito, inano ko lang po talaga, kahit po malunggay lang po, tapos ito pong daing o tuyo, okay na rin po siya. Naging available lang din po dito sa amin ngayon itong ano, bulaklak at saka dahon ng kalabasa, kaya po isinabay ko na rin siya. Pero kung wala naman po kayong ano, kahit dahon lang po ng ano, malunggay, okay na rin po. Pwedeng-pwede na rin po natin siyang igata. Ngayon kung may available pa rin po kayo na iba pang gulay, edi mas maganda po. Mas maganda po talaga yung maraming sangkap. Gaya po ng mga kalabasa, sitaw, yun. Same procedure lang din naman po. Siyempre, unahin lang po natin nilalagay yung mga matatagal lumambot. Eh, palibasa ito kung lulutuin natin halos dahon-dahon lang. Kaya hindi na po man natin siya nilalagyan ng mga gulay. Tapos pero sobrang bilis lang din po talaga niyang lutuin. Sobrang sustansya pa. Yan, ngayon lang po kasi ulit nakabalik sa pagluluto. Kasi po nito, syempre, ituturo ko na rin po yung iba pang mga lutuin. Lutuing bahay, ganun. Kahit po sabihin po na hindi naman po tayo professional na ano, sa pagluluto, eh, sa simpleng lutuin po na ganito, sa sobrang bilis lang din pong gawin, di ba? Matututunan na rin po talaga natin siya. Yan, kita niyo pa 'di ba nag ano siya nagbo-boil na. Siyempre po may lasa na rin po kasi yung ating gata mix. Kaya kumbaga hindi na rin po natin siya nilagyan ng iba pang masyadong maraming pampalasa. Pero siyempre po kung gagamitin niyo po yung natural na gata, ano, lagyan din po natin siya ng iba pang pampalasa. Kaya ngayon pong nagbo-boil na po siya, pwede na po natin ilagay yung ating iba pang gulay. Ito pong ating dahon ng kalabasa. Siyempre po, isunod na rin po natin dyan yung ating bulaklak ng kalabasa. Sobrang bilis lang din po na ito talagang lutuin. Eh, mga dahon-dahon lang po, diba? Eh, halos pagka mga dahon, diba, siyempre po, eh, tap, maano lang po talaga yan, mabilis na po yung lalambot. Diba? Isunod na po natin itong ating dahon ng marunggay. Yan. Diba? Itsura pa lang po niya eh. Talagang ano na. Matatakam ka na. Talaga pong masasabi niyong masarap siya.
Ayan, mga ka-something, almost done na po. Siyempre, pamabilis lang po talaga siyang lutuin. Ang pinaka-ano ko po talaga dito, eto po talagang ano, dahon lang na malunggay. Sinamaan ko lang din po ng iba pa. Okay, total naman po, diba? Meron na rin namang available na iba pang gulay. E di, isama na po natin. Ayan, mga ilang minuto na lang po yun. Luto na rin naman po ang ating ginataang malunggay na may dahon at bulaklak po ng kalabasa. Creamy. Yan. Ngayon, kung gusto nyo po na mas ano, marami pa yung sabaw, yan. I-off na po natin yung, ano, yung heat. Ngayon, kung gusto nyo po na parang mas tuyo-tuyo pa, idiretso lang po natin. Pero sa ganyan pong ano nya, luto na po siya. Yan. Pakita na lang po natin siya sa plating. Okay. Yan po. Ayan mga kasamting, luto na po ang ating ginataang malunggay na may dahon at bulaklak po ng kalabasa. Yan po. Yan. Masustansya na po at murang-mura pa. Yan mga kasamting, salamat. At patuloy niyo pa pong i-view ang akin pong iba pang mga lutuin at iba pa pong vlogs. Maraming salamat po sa suporta mga kasamting.